tila hindi na natapos ang kontrobersya kay Hontiveros at Kibuloy kung saan marami na ang halos isumpa ang senadora dahil sa mga kagagawa nito. Tila dinerecho na naman nga ito ni Attorney Salvador Panelo. Ipinaliwanag niya nga ang kanyang pananaw hinggil sa imbestigasyon ni Hontiveros kay Pastor Kibuloy. Agad na ipinahiyag ni Panelo ang kanyang pagtutol sa paghuhusga kay Pastor Kibuloy bago pa man matapos ang imbestigasyon. Nilahad nga rin ni Attorney Panelo ang ilang probisyon ng konstitusyon na nagbibigay ng karapatan sa mga akusado. Gayunpaman, ayon sa kanya, hindi ito sinusunod ng mga komite sa Kongreso at Senado. Ipinunto niya nga na ang kanilang patakaran ay iba at hindi sumusunod sa mga alituntunin ng batas na nagpapahiwatig ng kanilang pag-aangkin na sila ay mga Diyos na dapat laging sinusunod. Tila lumalabas nga na walang alam sa batas ang senadora dahil sa mga paratang nito at pinapalabas na guilty agad ang pastor kahit hindi pa nga nagsisimula ang imbestigasyon at wala pa ngang matibay na mga ebidensya. Yan nga ang tunghayan natin sa buong video, ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na nga rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at may init na balita sa ating bansa. Walang lalabas na arrest warrant, walang ipatutupad na contempt order kung walang pirma ang presidente ng Senado. Pinirmahan niya. At ang paliwanag niya ganito. Sinabi niya na oo na, binagbigyan niya raw ng 2 araw. Pagkatapos daw, hindi ka tanggap-tanggap. Yung paliwanag. Kaya, hindi ka tanggap-tanggap ang paliwanag nung chair, nung sa punto ng chair, hindi ka tanggap-tanggap yung paliwanag nung Pastor Kibuloy. Eh, since ministerial naman daw ang duty niya, ibig sabihin, wala ko siyang discretion, wala siyang sariling desisyon, maliban sa sumunod na lang siya, basta pumirma ka dyan, ministerial eh. Wala siyang choice. Eh, tinamaan ang magaling. Eh, paano ka naging Senate President? Eh, ikaw ang boss dyan. Kung yan ang binigay sa'yo, ibig sabihin, meron kang choice. Meron kang sariling judgment. Hindi po pwede maghuhugas ka ng kamay na parang si Poncio Pilato. Boom! Nung inatula na ipako sa krus ni Kristo. Pilato! Mo, para sa'yo, walang kasalanan to. Tapos naghuhugas ka ng kamay, man, sinabi ka. Kaya lang yun ang gusto ng tao. Ay, hindi po pwede yung gano'n. Dapat naninindigan ka. Pinag-aralan mo ang mabuti sana. Ay, masyado nga akong, ano, masyado namang klaro. Tingnan nyo, ha? Maliban pa dun sa mga binanggit ko sa inyo, na karapatang nilalabag pag siya'y pumunta ro. At yan o, hindi naman pasisinungalingan niya. Kasi nakikita naman natin ng mga committee hearings, di ba? Eh, kanina lang, ginanonood ko yung isang committee hearing ni Senator Bato de la Rosa. At nandun yung isang mayabang din na isang senador. Akala mo kung sino pumorma. Pagkatapos, nag-walkout pa, busit na busit siya dahil daw nagsisinungaling yung mga testigo, mga polis. Ah, hindi pinalampas niya na yun. Hindi sila na nila Rosa. Kasi parang ang feeling ng sila na nila Rosa. Kaya nag-walkout ito. Parang pinapakita niya na kinakampihan mo eh. Yung mga pulis. Kaya ang galit si Bato. Sabi niya, record ng Senado. Papakita na ako pinakamaraming nagpakulong sa mga pulis na nang maharap dito pag nag-disparate.
pag hindi, pinagtatanggol ko. At sabi niya, malaking insulto sa isang kasama na magbuwak ako. Pati na ako, anong sagot ng mayabang na sinadad niya? Tingnan ko kung kaya mo si Bato. May makumuha kang katapat niya. Anyway, talaga naman ako, kung makaasta, talaga kakala mo, dinuduro-duro yung mga pulis. Talagang makikita niyo, hindi lang naman siya, marami yung ganyan noong ang panahon na nag-iimbestiga. Talagang para sila mga Diyos inquisitorial nga. Wala kang kalaban-laban. Kaya, dapat itong si Zubiri, nakita niya ang punto de vista ng pastor. Maliban pa doon sa legal justification, alam niya na meron ng inihain na kaso, kasi dati wala. Merong inihain na na-dismiss. O yun, isa pa yun. Na-dismiss na nga yung kaso, tapos tinining niya pa dyan sa committee. So nagkaroon ngayon ng pagkakataon, yung Secretary of Justice, alam mo, nagkakampihan siyempre. Eh, dahil ang target nila si Duterte, collateral damage si Kibuloy, o puro ano eh, kaya nagkasabuhatan na sila lahat. Ni-reverse niya ngayon, kaya nagkaroon na uli ng kaso. So, with more reason, kung i-file mo na yan, eh, mutin academic na yung pagpupunta ni Kibuloy doon, kaya hindi dapat. Pero itinuloy pa rin kasi raw ministerial. Jesus Maria, kasi kung nag-out. Talaga naman. So ngayon, ang nakikita ko natin yan, tingnan nyo ha, obvious na persecution ito. Tinuusig mo ng walang kadahilan-dahilan. Alam yung hinahanapan mo lang. Gusto mo lang talaga gayahin. Gusto mo lang kasuhan. Kasi gaya na mo nang sinabi natin, kung marunong ka lang dyan sa komite, madali mong malaman kung nagsisinungaling. Kasi gaya nung sabi ng isang nandere. Pero, ilang taong pabalik-balik siya doon sa kingdom, sa pinangyarihan ng eh doon lang, kung yun eh, lumabas sa record sa pagtatanong mo kung anong ginawa niya, siya ba'y nagreklamo, eh siyempre wala, hindi nagreklamo. Bumalik ka ba sa kingdom? Siyempre, pag nagsinawali siya, makikita naman ang record ng kingdom. Yung isa naman, di yung ano, nagpunta rin si Inday Sara, Presidente Duterte, at tumanggap na ng mga baril yung sinakay doon sa chapel. Eh yung pala, lumalabas. Eh yun namang alias rin yung sinungaling na yun. Naka-assign pala siya 4 kilometers away from the landing ng chapel. At talagang hindi mo makikita. O madali sabi, kung nag-ocular inspection lang kayo doon, malalaman mo na nagsisinungaling. Kaya madali sabi, obvious. And yet, prior to the investigation, during the investigation, itong chairperson, tawag nila si Ontavirus, virus ba? ang mga payag niya talaga, guilty na siya. Yung pinahuli niyang payag, sabi niya, biro niyo, isang religious leader, yung pala, maraming abusong ginagawa. Krimen, biro niyo yun. Hindi pa nga siya nakakatapos ang investigasyon. Talagang hinatulan niya na. Makakarma ka din
dahil nagtatanim ka ng ganyan, sigurado aangihin mo yung kawalang iyan na ginagawa mo kay Pastor. Yung kawalan ng katarungan. Ngayon, tingnan nyo ha, persecution to ha. Pag hindi nalang na-arresto si Pastor, for whatever reason, kung siya he makes himself scarce, unavailable, di hindi mo mapapakulong. Pagkatapos, ikadimanda. Siyempre, sigurado, yung mga judges na yan, no, sigurado yan, may probable cause, may warrant of arrest. So, isi-serve. Wala silang mapag-isi-serve. Kung umalis na nga, kung wala. Nalang balita, sabi si Jerry, nasa China na lang. Wherever he is, basta, kung hindi yan ma-aresto, pareho yan nung kibantag yung dating Bucor director. Pareho din yan yung Kitebes, yung dating kongresista na in-expel nila. Ha? Yung administrasyon, lalong-lalo na yung DOJ, ito yung sinasabi ko, kaya ito yung mga kalawang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kaya yung bumabagsak. Ang ginawa nila, doon sa dalawa, si Bantag sa si Teres, pareho rin ang ginagawa nito si Montavirus. Inatulan, denial by publicity, nilarawan ng guilty. Kaya yung dalawa, hindi mo masisisi yung feeling nila, ano naman laban namin yan? Wala kami kalaman-laman. Ba't kami susuko? Ginatulan na kami. Yan din ako mangyayari kay Pastor. Kaya sayang lang lahat ang ginastos ng pamalaan na galing sa pera ng taong bayan. Yung pag-iimbestiga, katakot-takot ng mga imbestigasyon. Siyempre, pag may imbestigasyon, pera ng bayan yan. Gumagastos ang mga komite. Pero walang kahinat na. Walang mangyayari. So nasaan yung sinasabi ninyo kailangan bigyan ng katarungan? Paano nga mabibigyan ng katarungan? kung wala kang lilitisin, paano mo malalaman kung totoo o hindi? Pre-empt nyo na eh. Tinanggal nyo yung venue, the chance, the opportunity for them to appear and defend themselves. Wala na silang, kumbaga, forced to good sila. Wala silang ibang choice kung hindi mawala, mag-disappear, parang mga bula. O yan ang mangyayari sa lahat ng mga estilo ng pamamahala na inaabuso ninyo yung mga binigay sa inyong kapangyarihan, talagang wala mapapala. O tingnan natin. Let us see kung anong katapusan ito. Basta alam natin yan, paulit-ulit kong sinasabi yung kasabihan sa Ingles, for whom the gods wish to destroy, they first make man. Hindi daw mga gustong itulak sa bangin at ibaon sa lupa ng mga Diyos ng tadana, ay nilalasing muna nila sa kapangyarihan. Nilalasing nila sa pang-aabuso bago nila ipatutupad ang paghihiganti
na nararapat sa mga may kasalanan. O yan ang nakikita natin. Karma is real. Yan lang po ang pinakamagandang ano dyan, ang pinakamagandang pinakamagandang word, no? Karma is real. Words. Karma is real, mga kaibigan. Makakarma din balang araw. Darating din yan, guys. Darating din yung panahon na talagang ano, no? Maranasan din niya yan. Yung mga ginagawa niya kay pastor, mga kaibigan, na hindi niya tinantana, no? Hindi niya tinitigilan. Atat na atat siya na maaresto itong si pastor, samantalang lahat po ay nananahimik na, no? Nananahimik na po eh. 'Di ba? Andiyan na nga, may sabi nga ni Attorney Panelo, yung iba nga naabswelto na. Yung iba namang kaso niya naka-file na, pending. Oh, 'di ba? Kumpleto. Pero bakit gusto pa rin niyang ituloy ang arrest warrant? Antayin na lang natin. Bahala na po si Lord. Ipasa Diyos na lang natin, guys. Kasi ako naniniwala talaga ako sa prayers eh. Meron din ha. May ano din yan. May kalalagyan din yan, mga kaibigan. Dahil po sa ginagawa nila kay pastor. Hindi sila, kumbaga guys, sa totoo lang, si pastor po, hindi naman siya ano guys eh, hindi naman siya yung ordinaryong tao lang na parang kayan-kayanin mo lang, di ba? Kaya nga pastor eh. Evangelist eh. Di ba? Kung talagang nagagawa niya yung mga, kumbaga, kung nagagawa niya yun, mga kaibigan, yung mga paratang na yun, di ba? Kung nagagawa niya, ha? Sa kapwa niya, kumbaga, mahihiya siya sa sarili niya eh, kasi nga, pastor siya eh. Di ba? Meron siyang ministry eh. Ang laki pa nga ng institution niya. Kaya kung talagang meron siyang kasalanan or meron siyang nagawang kasalanan, eh andyan naman yung batas, kumpleto naman. Andyan naman yung korte. Di ba? Doon na lang sila magharap-harap sa korte. Huwag na idaan kay Risa Hontivirus kasi nag-iiba eh. Pagdating kay Risa Hontivirus, nag-iiba eh. Ibang klase itong talagang ano, no? Binuhoy niyo, wala sa kanya, hindi siya mag-break. Hindi siya mag-Holy Week break. Para lang kay Pastor Kibuloy. Wow, galing! Nagalap shout out. Ayan, si Susan Abeles. Anita Ancot. Antonio Azaula. Drama King, ayan o. Justado, Lucila, Zubiri, inutusan ni? Oo, alam ko yan, inutusan yan. Di ba, pinakita ko nga sa yung picture. May kaya siya, Tonyo Azaola, sabi po ni Susan, John Laponete, KB, tapos na po akong kumain, ikaw, ayan. Kumain ka na, KB. Josephine Sabundo, Karma is coming, Risa Betka, ayan, nako. Good PM, Dong Fodinet all, Fesa de la Maligad, hello. Megalap shoutout, Justado, Lucila, Alexander Gasipit, Grandstanding, ayan, Sixto Mogar Sr., Luz Gomez, Fesa de la, Melody Ladio, ayan, buksan ang PhilHealth issue. Ayan, Megalap shoutout, Fesa de la Maligad, Susan Aviles, Fei Sang, I have no doubt these wicked government officials. Nolim G, what can we expect from Kangaroo Court? Absolute power corrupts absolutely. Yes. Pwede Galaban, KB, nag-breakfast ka na? Nako, nag-breakfast na ko. Oy, nag-breakfast na daw siya, KB. Chrissy Brooks, 8:30 dinner time. Oy, galing naman. Dinner? Anong dinner mo, Chrissy Brooks? Becky naman. Antonio Azaula, kaya siya nag-walk out. Gusto niyang umuwi ng maaga. Oo, kasi wala siyang alam. Kunwari na nag-walkout yun, pero wala talagang alam yun. May kalaw siya at Melody Ladio. Ayan, Ana Dumalagan. Malaki kasi budget, bigay ni Butod. Elena Kalapis, bad karma on the way. Real karma is blessing from God. Two kinds of karma, blessing and another is redemption. Yes, Elena Kalapis. Good. Nera Aloba, darating ang panahon, virus karma will follow you. Alexander Kasipit, sa PCSO ay 1 billion man sirap-rap. Nako, 1 billion talaga yan. Lucita itong, thumbs up done. Susan Aviles, mega love shoutout Elena Kalapis at si Alexander Kasipit, mega love shoutout from Susan. Chrissy Brooks, VG time, difference 6 hours behind Asia time. Ah, talaga?
Oo nga, no, syempre, oo, iba ang time difference, no. Anong dinner mo? Dinner ba si ano, si Chrissy Brooks? Maria Jesus or breakfast? Maria Jesus, kung mayroon siyang ginawa, kasalanan, madaling kumalat. Kaya nga, kung may Maria Jesus, tama po kayo. Lucita ito, may galap shout out, sabi ni Susan. Annalisa Dumadigo, good afternoon foodie from Jacksonville, Florida. Ayan, si Annalisa, Florida pala to. June Laponeta, hi KB. Ayan, ano, bilis naman. Gloria, Karma Israel. Macborn Vlog, mabuhay ka, Riza. Wang Yoni, good evening po sa lahat. Fisa Dela, Iwas Pusoy. Oo, Iwas Pusoy. Lynn Marie, bayad yan si Riza. Hugas kamay, Iwas Pusoy, no? Annalisa Dumadigo, sabi po ni Susan, may galap shoutout. Ray Legaspi, may pagmag... grabe naman si Ray Legaspi, oh, grabe, oh. Pwe, dagway mo, bati kayo. Grabe, oh. grabe ka talaga. Tinood yun kasi nyo, Burikat Risa Kabit. Nako, bet ka! Joseph Arnel Baro, only God knows why araw din sila sa ginawa nila kapal. Yes, Joseph Arnel Baro. Angelina Matsui, kumbawa. Ayan, Plantito Escobar YTV, good evening everybody. Just watch the, be vigilant. Ayan. Marvin Casiano, grabe ang lower house at upper house, mga kampo ng kadimunyuhan. May karma din kayo sa mga pang-aabuso ninyo. Yes! Karma is real, no? Karma is coming. Fred B., ayan, rap-rap, tunto ang pamansang bully at Apple King. Lynn Marie, si Tulpo lumabas na ang ugali. Honestly, fairness. Pwede, di kaya gustong kunin ni Lisa yung lahat ng properties. Yes! Tama po, honestly, fairness. Wang Yoni, hello, sis! Pwede ka ba? Susan Aviles, ayan. Ayan. Tiglabat TV, si Tulfo ang nasukol. Kita naman na mali ang style, palaging pagalit magsalita at ipilit talaga ang gusto niya. Yes! Eleanor Manzano, sa totoo lang, walang hiya, yan si Hantivirus, nakakasuka ang pagmumuka. Tulfo, walang respect, wala dong respeto. Alexander Kasipit, nag-walkout ang 1 billion man. Wala kasing bayad doon, kaya nag-walkout siya. Nelia Oliveros, good evening, watching from Chicago, Illinois. Ayan, Illinois, 8:30 a.m. Magkapi ka muna, Nelia. Gloria, no, Tolfo, ayan. California girl, prayer is powerful, so mga karma ang mga pag-persecute sa kanya. Raul Oliveros, hi foodie, good evening. Irene Monsanto, nabu na si Hontiveros. Tweet cute, ayan, tweet cute. Tinatulan na siya, gawain talaga ng mga kangaroo court. Tisirowa, good evening, Sir Afudinet. God bless you and all of us from Nova Ecija. Ayan. Marivy Garciano, may galap siya at CC, Norma Jalawa. Alexis Joy Torres, one. Ayan. Mayor Rose Tamandong, kaya dapat election boto natin, karapat-dapat. Yes, tama yan. Iboto nyo ang karapat-dapat. US time sa Asia time, 13 hours is Wednesday morning here. O nga, no? Oo, tama. Amiga, America, 8:48 a.m. Oh, Eleanor Manzano, si Tulpo naman ang gusto niya, siya lahat na sunod. Yabang nakakaastas, mas okay pa kapatid niyang si Ben Tulpo. Royal Betito, Belita Cruz, napakayabang ni Tulpo, hanga naman noon sa kanya na ngayon na wala nang iboto, sobrang ng yabang. Nelly Agustin, hello Sir Pudinet, shoutout watching from Singapore, happy birthday ulit, pakapi po. Maraming salamat Nelly Agustin. Rolando Petito, 1.1K na. Norma Jalaba, Wang Yoni, classmate, mega love shoutout. Lino Manarang, Foodinet, tirain mo sa kaso si sa PhilHealth. Oo, grabe sa PhilHealth, dapat tirahin yan. Annalisa Dumadigo, no, Tulfo, milyonaryo. Edgar Dangazo, si Tulfo may 1B na puhunan sa 2028. Si Hintivirus, nagpapadagdag pa ng puhunan. Oo, no? Sixto Mogart Sr., di ka makatikim ng kahit isang boto sa lahat ng angkan ni ko, Risa, Senator Tulfo. Ayan. Pork sinigang with radish and bird's eye chili, Sir Foodie. Wow, ang sarap naman yan, sinigang. Grabe, oh, pork sinigang. Vivian Pontanilla, hello sis Norma Jalaba, Jun Laponeta, nag-enjoy lang sila ngayon sa kanilang kapangyanihan. Glow Gloria, Sir Foodie Net, basta kami solid, Duterte kami dito, Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia. Ayan, solid, Glow Gloria. Nung tutulfonaryo, pweh,
Miss Gemini 18. Si Wang Yoni, hello, hello classmate Norma Jalaba, musta lang Zurich. Lunch ka na ba? Mega love shout out in Ronnie Cabrejas. Salamat sa nakahabol na ako, Sir Pudi, always replay na lang ba. Okay lang po yan, Ronnie. Vivian Gonzalez, good evening Sir Pudi sa lahat ng subscriber ng channel mo. Watching from Palawan. Oy, mga taga Palawan, kumusta na kayo? Wang Yoni, medyo busy pa po. Kinig lang muna. Ayan. Oh, okay lang yan, Wang Yoni. Vivian Fontanilla, hello sis, Norma Jalaba. Michael Agzulio, nagmamalinis pa si Tulfo. Kung palagi nagmamalinis niya si Tulfo. Marcos Compe, ayan, Tulfo, tatakbo na ka na lang ng PTA President, wag ng Senado dahil wala kang alam dyan. Wala naman talagang alam yan. Jenny Jarumay, pag tumakbo si Rafi ng President, wag natin iboto. Wag yun ang iboto yan, ako. Huwag nyo nang iboto yung mga ganyan, guys. Oo, kasi ganun din yan. Pareho lang din yan. Pag binoto nyo yan, ganun uli ang mangyayari sa atin. Budol na naman. Oo, maniwala kayo sa akin, guys. Di ba? Alam nyo yan. Kayo mismo alam nyo yan. Pag binoto nyo yung mga ganyang klaseng tao, wala pong mangyayari sa atin. Maniwala kayo, guys. Believe me. Di ba? Kahit kayo, eh. Alam nyo na, eh. Alam nyo na ang mangyayari. Di ba? Bilib sa sarili, gusto rin mag... oo, no? Alma Gakula. Sarilina Kayatano, good evening, Idol Foodie. Si Rafi Tulfo yabang mula sa maging senador. May one bina kasi, nakaka... Oo, tama po kayo, Sarilina Kayatano. Naku, agree talaga ako dyan. Maribig ka siya, no? Happy birthday, Sir Foodie Net. Nauna ka pala sa akin, March 17. Oo, nauna ako sa iyo, maribig ka siya, no? Maraming salamat, maribig ka siya, no? Ha? Oo. Lino Manarang, foodie, mga mafia yung picture nila. Alma Jornales, enjoy your natals, sir, foodie. Wishing you all the best, sir. God bless you, sir, foodie. Alma Jornales, maraming salamat. Aida Paso, Tulfo, anong nangyari sa PCSO? Tignan nyo, ha, yung PCSO, mga kaibigan, ang yabang-yabang niya. Anong ginawa niya kay Robles, guys? Pinalampas lang niya si Robles. Kumbaga, wala po siyang ginawa kay Robles, mga kaibigan. Pinalaya lang niya, parang ganun lang. Tapos see you next hearing. Parang ganun lang, guys. Wala pong nangyari sa PCSO. Ano na po ang resulta sa mga loan better na ilang beses nanalo? Saan napunta yung mga pera na yun? Wala po. Dahil wala po siyang... Ay, nako. Pero tingnan nyo, sa hearing ni Bato, mga kaibigan, nag-walk out pa siya. Aida Pao, Tulfo, ano nangyari sa PCSO? Bigla kang, ayan, Fesa Dila, nauna ka birthday ninyo, 18th March. Ayan! Ay, happy birthday, Fe! Oo, nauna ka sa amin. Eo Makabato, kakasuka style ni Tulfo. Ayan. Joker na out, walk out, don't tell me Tulfo will be the next Trillanes. The boy walk out. Oh, si Trillanes, may ligmang walk out yun. Beauty Galban, thank you Idol sa live updates. God bless you always, Idol Foodie, and happy birthday. Maraming salamat and more blessings. Maraming salamat, Beauty Galban. Ida Pao, isang tao, 20 beses nanalo isang buwan. Kaya nga eh. Diba, anong gagawin mo doon? Wala? Hearing-hearing lang? Ganun-ganun lang? Samantalang kayo, atat na atat kayong makulong or maaresto itong si Pastor. Samantalang, ang dami niyong mga hearing dyan na wala po kayong pakialam. Diba? Para lang kayo naglalaro. Kaya ang tingin sa inyo ng mga tao, mga bayaran kayo. Diba? Kasi nga, pagdating po sa mga ganyan, katulad ng PCSO, kasi alam naman natin, 'di ba? Karamihan po sa atin eh ano na 'yan eh, parang at dito na nga po nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ang mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacañang.
ang taong bayan nga ay nagsisimula na ang mag-aklas upang patalsikin na ang mga ito nang sa gayon ay umayos na umano ang bansang Pilipinas. Para naman po sa ating mga viewers, ano ang opinion ninyo tungkol sa isyu na ito? Please comment down below.